Tayo po ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, pinasasalamatan at niluluwalhati ka po namin dahil kinahabagan mo po kami ng mga lumayo sa iyo at namuhay sa aming kasalanan. At ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus sa halip na kami at nilinis ang lahat naming kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo. At iniligtas kami na walang anumang aming gawa at ginawa mo po kaming iyong mga anak. At pinagkalooban mo rin po kami ng maluwalhating mana o pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Kaya sa oras po na ito, kami na mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus ay nagpapasalamat sa pangungunan ninyo sa amin upang pag-aralan ang salita ng Diyos at upang magkaroon ng fellowship sa pamamagitan ng pagtitipon sa amin sa harapan mo, Panginoon. Kaya pakiusap, samahan mo po kami sa oras na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tingnan mo po ang bawat isa sa amin. At ipahintulot mo po sa amin na magkaroon ng sapat na biyaya ang bawat isa. Pakiusap, ipagkaloob mo po ang iyong mahalagang biyaya sa lahat ng mga kapatid na hindi nakadalo dahil sa coronavirus at doon po sa mga nakikinig sa iyong salita sa bawat bahay. Sa lahat ng mga churches sa Korea at sa maraming churches sa mundo, salamat po sa pagsama sa kanila at sa paggabay sa kanila sa pamamagitan ng iyong biyaya at ng iyong pong salita. Pakiusap, ipahintulot mo po ang nararapat na biyaya sa lahat ng mga churches na mayroong mga kahirapan upang walang sino man sa kanila ang matisod. Pakiusap, Panginoon, para po doon sa mga may sakit, hawakan mo po sila ng iyong makapangyarihang mga kamay at panumbalikin mo po sila ng maayos. At Panginoon, ipahintulot mo po ang higit na masaganang biyaya upang maipangaral nila ang Ebanghelyo at makapaglingkod sa Panginoon at gawin ang ministeryo para sa Iglesia. Pakiusap, Panginoon, Ikaw na nag-aalis ng aming kahinaan, panghawakan mo po ang aming natitirang buhay ng iyong makapangyarihang mga kamay upang makapamuhay kami ng buhay na ayon sa iyong katotohanan. Panginoon, Ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangang mga salita. Ipakita mo po sa amin ang daan na dapat naming lakaran ng may sapat na biyaya. At sa oras po na ito, pakiusap, turuan mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita na nais mong ihayag sa amin at ang iyong banal na kalooban na dapat naming gawin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit 116. Aklat ng Mga Awit, chapter 116, verse 12 hanggang verse 15. Verse 12 hanggang verse 15. Basahin po natin ang sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Hanggang dito po. Nitong mga nakaraang linggo po, tinalakay ko ang patungkol sa paksa na buhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos. Ang mga taong ligtas, ang mga taong nakatanggap ng nakamamanghang pag-ibig ng Diyos na hindi natin masukat, lahat ng mga biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Noong tayo ay namuhay sa kasalanan, noong tayo ay malayo sa Diyos at mga naligaw, noong tayo ay mga patay sa ating mga pagsalansang at mga kasalanan,
noong tayo ay kanyang mga kaaway pa dahil sa ating mga gawang makasalanan, noong hindi natin alam kung sino ang Diyos. Inibig tayo ng Diyos at siya ay nahabag sa atin. Kung kaya't isinugo niya ang kanyang tanging anak dito sa mundong ito sa anyo ng tao bilang handog pang kasalanan. At dito isinakatuparan ang gawain ng pagliligtas sa atin. Iniwan ni Jesus ang kaluwalhatian, pumarito sa makasalanang sanlibutan, at tinanggap ang lahat ng uri ng mga bagay na pinagdurusahan ng mga tao. At tulad ng mga pinakamasamang makasalanan, siya, na walang kasalanan, siya ay pinatay doon sa krus. Dito ay winasak niya ang otoridad ng kamatayan. Muling binuhay at nanatiling buhay at patuloy na nananalangin para sa atin. At ang Diyos ay isinugo sa atin ang Espiritu Santo at ipinaunawa sa atin ang biyaya ng Diyos. Iniingatan niya ang mga taong naligtas at ginagabayan patungo sa katotohanan. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang taong ligtas ay ang taong nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Alam niyo, hindi natin lubos na mauunawaan ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Naunawaan natin kung gaano kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Base po sa sukat ng pagkaunawa, dahil dito ay mayroong pagpapasalamat at kagalakan sa ating mga puso at magkakaroon ng ganitong uri ng puso na nagsasabing, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Natural na magkaroon ng ganitong uri ng puso. Mayroong ganitong talata kung titingnan natin sa mga awit sa chapter 103. Makikita natin sa verse 2, purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Kaya pagkatapos matanggap ang dakilang biyaya ng Diyos, ang taong naligtas ay hindi dapat kailanman kalimutan ang biyaya na iyon. Ang paglimot sa biyayang iyon ay nangangahulugang ang tao na dapat sinusuklian ang Panginoon ay hindi maayos na sinusuklian ang Panginoon at sila lamang ay nag-iisip at kumikilos ayon sa kanilang kagustuhan. Masasabi natin na ang pagsunod sa mga makamundong bagay ay nangangahulugang ang taong iyon ay nakalimutan ang biyaya na ibinigay ng Panginoon. Kaya't pagkatapos maligtas, nalalaman natin na ang ating natitirang buhay ay kaloob sa atin upang masuklian ang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, noong bago tayo maligtas, lumayo po tayo sa Diyos at namuhay tayo sa kasalanan. Subalit ngayon, para sa ating natitirang buhay, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ito ang verse na nangangahulugang tayo ay dapat kumilos ng responsable sa harapan ng Diyos. Na tayo ay dapat na gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano nga ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kaya maging tayo ay tulugman o gising, hindi natin dapat ito makalimutan. Kaya kailangan kong sabihin sa inyo ang ilang bagay patungkol sa buhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos. Subalit dahil ang kanyang pag-ibig ay napakalaki at kamangha-mangha, ngayon ay dapat tayong mamuhay ng buhay kung saan iibigin natin ang Diyos higit sa anumang bagay sa mundong ito. Ang pag-ibig na iyon ng Diyos ay hindi maikukumpara sa alinmang uri ng pag-ibig sa mundong ito sa pamamagitan ng pag-iisip na mayroong kagalakan at nakakaramdam tayo ng saya dahil tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, kung kaya't hindi natin ito may pagpapalit sa kahit anumang bagay sa mundong ito. Kaya ngayon, ang buhay na sinusuklian ng kanyang biyaya ay ang buhay na iniibig ang Diyos ng higit sa alinmang bagay sa mundong ito. Dahil iniibig natin ang Diyos, kaya nga sinusunod natin ang kanyang salita. Sinabi ni Jesus sa Juan 14, talatang 23, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita, at siya'y mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya.
Dahil mahal natin ang Diyos, sinusunod natin ang kanyang salita. At dahil mahal natin ang Diyos, hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa Diyos. Kaya namumuhay tayo para na po ito sa Panginoon. Ngayon po, gaya ng sinasabi sa talatang ito, sa 2 Korinto 5, talatang 15, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para na sa Panginoon na nagligtas sa atin. Ang buhay na sinusuklian ng biyaya ng Diyos ay ang buhay na binibigyang lugod ang Diyos. Ang buhay na nagbibigay lugod sa Diyos. At hindi ng ating sarili. Dahil ang mga bagay na nagbibigay lugod sa Diyos ay nakasulat ng detalyado dito po sa Biblia. Kaya hindi natin dapat kalimutan ang talata po na ito sa 1 Korinto, sa Kapitulo 7, talatang 32, kung paano niya mabibigyan kasiyahan ang Panginoon. Kaya pagkatapos maligtas, dapat na tayong magkaroon ng buhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos. At ang isa pa ay, gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 13:34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Ngayon ay iniibig natin ang brothers and sisters gaya ng iniutos sa atin, magmahalan kayo sa isa't isa. Umiibig tayo gaya ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Ito ang ebidensya ng pagmamahal ng Diyos. Nabanggit ko po ito sa inyo ng detalyado noong nakaraang sermon. Kaya ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ngayon na kailangan nating ialay ang ating sarili. Ibigin ng Diyos ng higit kaysa anumang bagay dito sa mundo, mabuhay para sa Kanya nang naaayon sa salita ng Diyos. Tayo ay dapat na mabuhay na binibigyang lugod ang Panginoon. At higit pa dito, kailangan tayong gumawa para din po sa para sa ating mga kapatiran. At marahil ay meron po mga kahirapan. Kaya upang masuklian po natin ang biyaya ng Diyos, merong mga pagdurusa na dapat nating maranasan para sa Panginoon. Kaya kung titingnan po natin sa aklat ng Filipos, tingnan po natin Filipos chapter 1 sa verse 29. Filipos chapter 1 verse 29. Filipos chapter 1 verse 29. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, tayo ay naligtas sa pamamagitan po ng kaloob na ito. Subalit, sa halip na alang-alang sa atin, sinabi po dito na alang-alang kay Kristo, nang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ito ay para din sa Kanyang kaluwalhatian. Ito ay para sa Kanyang kaluwalhatian na nilikha niya ang tao ayon sa Kanyang sariling larawan. At ito rin ay para sa Kanyang kaluwalhatian na iniligtas niya tayo bagaman tayo ay nasa mga kasalanan. Kaya, kung titingnan po natin sa Isaiah chapter 43 verse 25, Ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Ako ang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan alang-alang sa Kanya at sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya sa mga awit, chapter 23 verse 3, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa Kanyang pangalan. Patuloy niya tayong ginagabayan at iniingatan at ito rin ay alang-alang sa Kanyang pangalan. Kaya sinasabi dito na ito ay alang-alang kay Kristo na iniligtas tayo ng Panginoon. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaya ngayon, ang Panginoon na nagligtas sa atin, ipinako para lamang sa atin
ay humihiling sa atin na mabuhay para sa Kanya at pagdaanan ang mga kahirapan para sa Kanya. Kumpara sa mga kahirapang natanggap ng Panginoon para lamang sa atin, ang mga kahirapang natatanggap natin para sa Panginoon ay napakaliit lamang. Kaya nga, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaya pagkatapos na maligtas, ang buhay na nagbibigay sukli sa biyaya ng Diyos ay isang panibagong buhay upang tumanggap ng mga kahirapan para sa Panginoon. Kung titingnan po natin sa Colossians 1:24, sinabi ni Apostol Pablo, "At sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia." Ano yung kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo? May naiiwan pa bang gawain si Jesus pagkatapos na siya'y maipako sa krus at iligtas tayo? Hindi po ganon. Hindi ganito ang ibig sabihin nito. Ang mga kahirapan at pagdurusa na tinanggap niya para iligtas tayo ay lubos. Ito po'y ganap. Ngayon, ang kakulangan sa mga paghihirap ay ang mga kahirapan upang maibahagi lamang ang ebanghelyo ng Panginoon. Para sa mga naligtas, upang maging kaisa sa Espiritu Santo, upang mabuo ang katawan ni Kristo at mabuhay sa kalooban ng Diyos. Ito ay tinatawag na kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo, Colossians 1:24, pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo. Kaya ngayon, yamang tayong mga Kristiyano ay iniibig ang Diyos at si Kristo nang higit kaysa anumang bagay, maaari nating itapon ang lahat ng mga walang kabuluhang bagay sa mundo at napupuot tayo sa masama. Sapagkat iniibig natin ang Diyos, sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat iniibig natin ang Diyos, namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At ibinabahagi din po natin ang Ebanghelyo. Kaya nga, mayroong maraming mga kahirapan, maraming mga pagdurusa. Kaya, maaari nating isipin ang lahat ng mga pagdurusa bilang kakulangan sa pagdurusa ni Kristo. Natagpuan ni Jesus ang dalawang alagad na papunta sa Emmaus. Sa Lucas 24:17, "Ano ba ang inyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad?" At sinabi ng mga alagad, magmula sa talatang 19 hanggang 21, tungkol kay Jesus na taga Nazareth, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. At kung paanong siya ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan. At siya ay pinako sa krus. Subalit, umaasa kami na siya na ang tutubos sa Israel. Ito po yung sabi nila. Sinabi nila ito na habang sila po ay nakayuko ang kanilang mukha. Ito ay dahil sa binulag sila, kaya hindi nila nakilala na yun na palang kausap nila ay si Jesucristo na mismo. Hindi nila nakilala si Jesus. Kaya sa Lucas 24:25-26, at sinabi niya sa kanila, "O napakahangal naman ninyo, at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" Kaya sinuway po sila ni Jesus. Sinuway sila ni Jesus na ang Kristo na naipropesiya ng mga propeta ay magdurusa muna upang isakatuparan ang propesiya at papasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay nagdusa muna at pumasok sa kaluwalhatian. Kaya kung titingnan po natin sa 1 Pedro sa chapter 1, verse 10 hanggang 11, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Kanilang siniyasat kung anong pagkatao sa kapanahunan na tinukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. So may kaluwalhatiang susunod sa mga ito, pero may pagdurusa muna. Kaya sa lumang tipan, ang lahat ng mga pagdurusa ni Kristo, ang pagpasok niya sa kaluwalhatian pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, darating siya bilang hari ng kaluwalhatian, lahat ng ito ay naisulat na.
ang pagdurusa na daranasin at ang kaluwalhatiang mapapa sa kanya pagkatapos na tumanggap ng mga pagdurusa. Kaya sa Hebreo chapter 12 sa verse 2, sinasabi po ng Biblia, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya ay umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tiniis ni Jesus ang kahihiyan at pagdurusa sa krus para sa kaluwalhatian at kagalakan na inihanda sa harapan niya. Hindi inalintana ang kahihiyan. Kaya, ang tanging banal, tanging maluwalhati, ay hubad na ipinako sa krus. Siya'y dinuraan, siya'y ipinahiya, gayunpaman, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Hindi natin may papahayag ang mga pagdurusang tinanggap ni Kristo sa pamamagitan lamang ng salita. Siya ay nagdusa at siya ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ngayon ay mamuhay tayo ng maayos sapagkat tayong mga sumusunod kay Jesus ay mga naligtas. Paano mamumuhay ng maayos? Sapagkat ang Panginoon ay nagdusa para sa atin at iniligtas tayo, kaya wala nang pagdurusa at magkakaroon na tayo ng maginhawa at masayang buhay. Tama po ba ito? Hindi po. Sa Roma chapter 8 verse 17 hanggang 18, ibig sabihin ay mga anak tayo ng Diyos at mga tagapagmana tayo ng Diyos. At kung mga anak at mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Kaya tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Si Jesus ang panganay, tayo ang kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya tatanggapin natin ang pamana kasama si Jesus. Ano ang ating mamanahin? Mamanahin ang kaluwalhati ang kasama si Kristo. Hindi lamang makakatanggap ng kaluwalhati ang kasama ni Kristo, kundi papasok din tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos, sa katunayan, ang salita ng kaluwalhatian ay ang salita na nakaugnay sa Diyos lamang po. Gayun din ang salita ng walang hanggan ay nakaugnay sa Diyos. Hindi natin mauunawaan ang patungkol sa walang hanggan at kaluwalhatian sa pamamagitan lamang ng atin pong common sense o sa pamamagitan ng mga bagay sa mundo. Ano ang kailangan nating gawin upang makatanggap ng kaluwalhati ang kasama ni Kristo? Dapat tayong magdusang kasama ni Kristo. Silang mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay nagdurusang kasama ni Kristo. Nasaan ba ang Panginoon? Ang Panginoon na nagligtas sa akin ay nasa akin. Ang buhay ko ay ang pagdurusa para sa Panginoon. Yung pagdurusa ko ay para sa Panginoon. Kaya sa Roma 8 verse 18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan. Kaya pagkatapos nating matamo ang kaligtasan sa mundong ito, ang maikling panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Hindi po ito maihahambing. Kung humuli ng langgam at ibigay ito sa akin at pagkalipas ng isang buwan, kung ang 100 baka ang ibibigay ninyo sa akin, ang ganitong bagay ay hindi maaaring mangyari sa mundong ito. Subalit, ang Diyos po ay magbibigay sa atin ng higit pa kaysa rito. Kaya ang bagay na ating pinagtitiisan ay napakaliit na bagay lamang. Ngunit kahanga-hanga ang kaluwalhati ang ating matatanggap sa pamamagitan po nito. Kaya sa ikalawang Korinto 4:17, ang panandali ang kapighatian ay hindi natin maiisip kung gaano nagdusa at inusig ang mga naunang Kristiyano noong panahong isinulat po ang Bagong Tipan. Tayo ay nabubuhay sa pinakakomportabling panahon ng kasaysayan. Ngunit mayroong pagdurusa na dapat danasin ng isang Kristiyano. Minsan tayo ay inuusig. Tayo ay napipinsala.
at kinamumuhian ng mga tao na walang pananampalataya. Ngunit ang ating maagang kapighatian, ito ay napakaliit at hindi mabigat na kapighatian. Hindi may kukumpara sa walang hanggang kaluwalhatian na mahahayag po sa atin. Ito po ay ibibigay para sa atin ang isang napakadakila at walang hanggang kaluwalhatian. Kaya ang pagdurusa ay isang napakaliit na bagay at upang ating makamit ang napakadakila at walang hanggang kaluwalhatian, ibinibigay po sa atin ito sa pamamagitan ng maliliit na pagdurusa. Sa Apokalipsis chapter 3 verse 21, ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Kaya sino po ang nagtagumpay? Walang salita dito na nagsasabi na maniwala ka lamang. Sabi dito, kundi magtiis, magtiyaga, lumaban at magtagumpay. Pangunahing sinasabi ng Apokalipsis ang tungkol sa walang hanggang pag-asa. Hindi po ba? Magtiis, magtiyaga, lumaban at magtagumpay. Kaya meron ditong walang hanggang pag-asa. Ang walang hanggang pag-asa ay ang kaluwalhatian na ibibigay sa atin. Nang si Jesus ay nagdusa at umupo sa trono, siya ay niluwalhati. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Kaya nang si Jesus ay dumating sa mundo, siya ay nagdusa at nagtagumpay at pagkatapos ay umupo sa trono at hinahayaan din ang mga taong nagtagumpay na umupo sa trono gaya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon. Kaya ito po'y kamangha-mangha. Kaya sa ikalawang Timoteo chapter 2, sa verse 11 hanggang 12, tapat ang salita. Kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayo kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila niya rin tayo. Kaya ang magtiis dito ay ang magdusa. Kung tayo ay namatay kasama ng Panginoon, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo ay magtiis, maghahari rin naman tayong kasama niya. Ang pagdurusa ng Kristiyano ay hindi lamang pagdurusa para sa Panginoon na nagligtas sa atin, kundi pinapahintulutan din niya na ang pagdurusa sa mga anak ng Diyos ay upang magbigay ng mas malaki at walang hanggang kaluwalhatian. Ang mga taong ayaw ng pagdurusa ay ang mga taong ayaw sa kaluwalhatian. Kaya nga sila ay sumusuko. Kaya, sa 1 Pedro chapter 4 verse 13, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kapag ang mga Kristiyano ay nagdurusa, dapat po tayong magalak, yamang tayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo. Sabi po ng Biblia, kaya kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag, kapag ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nahayag, kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak. Kaya sa mundong ito, dahil sa pagdurusa na ating nararanasan sa sandaling panahon, kapag ang Panginoon ay dumating sa kaluwalhatian, tayo ay matutuwa at sisigaw sa galak. Ito po'y kapag tayo ay nakibahagi na sa kanyang kaluwalhatian. Kaya dapat nating pag-isipan ang problemang ito sapagkat ayaw ng mga tao sa pagdurusa. Walang sino man ang may nais ng pagdurusa at kahirapan. Opo, ang mga tao ay hindi nagdurusa ng pagdurusa mismo. Maging ang mga Kristiyano na naligtas ay ayaw magdusa para sa Panginoon. Sila ay nagpapasalamat para sa kaligtasan at nais pumunta sa langit. Subalit sinasabi niya na ayaw niya ng pagdurusa. Ito po ay hindi normal. Ako ay nagdusa at namatay sa krus para sa iyo. Tatanggapin mo ba ang pagdurusang ito para sa akin? Ngunit hindi mo ba ito gusto? Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Hinihingi ng Panginoon na tayo ay magtiis at magdusa. Kaya ano po ang dapat nating gawin? Kaya kung titinan po natin sa Hebreo sa chapter 11, tinan po natin, Hebreo chapter 11.
Hebreo chapter 11 verse 24 hanggang 26. Hanggang 26 po. Basahin po natin ito sa Hebreo sa chapter 11 verse 24 hanggang 26. Sa pananampalataya nang nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya itawaging anak ng anak na babae ni Faraon na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Meron pong panahon nang ang Ehipto ang pinakasibilisado at mayroong marangyang pamumuhay sa mundo. Pagkatapos na si Moises ay maipanganak, kaya lang, ang sambahayan ni Moises, ang Israel, ay pinapatay at nagdurusa sila. Ngunit si Moises ay mapalad. At hindi siya namatay kundi siya ay inilagay sa isang basket na yari sa papiro at inilagay sa ilog Nilo. Pagkatapos, nakita po ito ng anak na babae ng Faraon at kinaawaan niya si Moises. Kaya, inampun po ng prinsesa si Moises. Si Moises po ay maaari sanang maging Faraon ng Ehipto paglaon. Kaya si Moises ay mayroong kapangyarihan na maging Faraon. Mayroon siyang kapangyarihan na maging hari sa hinaharap. Subalit sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises po ay lumaki hindi lamang sa katawan kundi sa pananampalataya rin. Kaya siya ay tumanggi na tawaging anak ng anak na babae ng Faraon. Kanyang tinanggihan ang karangalan na ito. Isang hari ng Inglaterra ang umibig sa isang babae na hiwalay na. Ngunit hindi pinapahintulutan ng mga Katoliko ito. Kaya isinuko ng hari ang kanyang pagkahari para po sa pag-ibig. Ito po ang kwento ng isang hari na pinili ang pag-ibig. Subalit, ito ay hindi kapuri-puri. Paano naman si Apostol Pablo? Sabi niya, higit pa roon ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Jesus na Panginoon ko. Sabi ni Apostol Pablo, alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. At inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang. Alam ng mga Kristiyano kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon. Nalalaman natin na ang Panginoon ay palaging kasama natin. Kaya maaari nating isuko ang mga kayamanan at kaluwalhatian ng mundong ito para sa kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon sa atin. Mayroong maraming ganitong tao sa panahon ng mga apostol at sa panahon ng church ngayon. Kaya sinasabi ng mga tao, ang mga taong ito ay hangal, sabi po ng iba. Ngunit tayo ba ay talagang mga hangal? Sabi po nila sa atin, tayo ay hangal. Subalit ang kayamanan at kaluwalhatian ng mundong ito ay panandalian lamang. Lahat ng ito ay maglalaho sa isang iglap. At kanyang itinuring ang magdusa alang-alang kay Kristo. Si Moises ay nabuhay 1,500 years bago dumating si Jesus. Ngunit siya ay nagdusa alang-alang kay Kristo dahil si Moises ay larawan ni Kristo na darating. Ang lahat ng ginawa ni Moises na kanyang dinala ang sambayan ng Israel mula sa Ehipto at ginabayan sila tungo sa lupain ng Kanaan, ang mga ito'y larawan kung paanong tayo ay dadalhin ni Kristo mula sa kapangyarihan ni Satanas at mula sa ating mga kasalanan upang dalhin tayo tungo sa langit. Gaano nagdusa at nagtiis si Moises? Ang buhay ni Moises ay talagang nakamamangha. Kanyang tinanggihan ang kanyang posisyon bilang anak ng prinsesa ng Faraon. Pagkatapos, siya ay nagtungo sa ilang
At doon ay nag-alaga siya ng mga tupa sa loob ng 40 taon. At siya ay muling bumalik sa Ehipto upang iligtas ang kanyang sambayanan. At kanyang iniligtas ang sambayan ng Israel at dinala sila sa lupain ng Kanaan. At siya ay gumugulo muli ng 40 taon sa ilang. Kaya ang pagdurusa na naranasan ni Moises ay hindi natin mailalarawan sa mga salita. Subalit, sinasabi ng Biblia na kanyang itinuring ang magdusa alang-alang kay Kristo. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Si Moises ay nakatuon sa gantimpala na ibibigay ng Diyos sa kanya. Kaya kung ikukumpara, ang kayamanan po ng Ehipto na kanyang isinuko ay gaya na lamang po ito ng mga basura. Sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Pinagtuunan niya ng pansin ang gantimpala. Kaya, ang mga taong nakatuon sa kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos sa kanila, masaya po nilang tatanggapin ang mga paghihirap na kanilang daranasin habang nabubuhay sa mundong ito. Makakaya niyang mapagtagumpayan ang mga paghihirap ng mundong ito. Malaking kayamanan kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Kaya kung titingnan po natin ang kayamanan at kaluwalhatian na tinatamasa ng mga tao sa mundong ito, ito ay napakaisip bata lamang. Ang mga munting bata nag-aaway dahil sa maliliit na laruan. Ang mga politiko ay nag-aapakan sa isa't isa upang maiangat lamang ang kanilang sarili. Kanilang dinadaya ang isa't isa at kanilang dinadaya maging ang kanilang budhi. Alam po natin kung gaano kahuwad at ubod ng sama sila. Tayo ay nakatuon sa banal, doon sa walang hanggang kaluwalhatian. Kaya, kagaya po ni Moises, dapat makakaya nating isuko ang mga kayamanan at karangalan ng mundong ito. Ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng mga Kristiyano upang masuklian ang biyaya ng Diyos habang nabubuhay sa mundong ito ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Ang pinakamahalagang bagay na maaari nating magawa ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Ito'y upang masuklian ang biyaya ng Diyos. Sa Aklat ng Mga Awit, 118 verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ako ay iniligtas ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kaya ano ang dapat kong gawin nang hindi namamatay? At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. May gawain ng paglikha ng langit at lupa at pamamahala dito. Subalit higit pa dito, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay doon sa krus, upang iligtas tayo mula sa walang hanggang pagkawasak. Kung kaya't dapat nating isalaysay ang bagay na ito. Sa Mga Awit 66 verse 16, kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos. At ipapahayag ko kung ano ang ginawa, kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Nalalaman ng taong ligtas kung ano ang ginawa ng Diyos para sa aking kaluluwa. Ang Diyos lang, ayos lang ba na ikaw ay mabuhay at namatay na sinasarili lang ang bagay na ito? Ang dahilan kung bakit ako naligtas ay dahil sa labis na sakripisyo ng mga naunang naligtas. Kaya, ang Ebanghelyo ay naisasalaysay hanggang sa atin. Kaya, nalalaman natin na ang ating kaligtasan ay napakahalaga. Kaya naman, ang ibang naliligaw na kaluluwa na hindi paligtas ay mahalaga din. Kung paano ang Diyos ay naawa sa mga espiritu na dapat mahatulan, dapat ay magkaroon din tayo ng awa sa kanila. Ninanais ng Diyos na iligtas ang mga naliligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng mga naunang naligtas. Kaya ganito ang paraan ng pagliligtas sa mga makasalanan. Subalit kung tayo ay mananahimik, kung ipapaubayat,
kung pupunta tayo sa langit ng walang kasamang naliligaw na kaluluwa, hindi po ito mabuti. Dapat nating ipangaral kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Dapat nating ipangaral ito. Kung mababasa po natin sa Aklat ng Mga Gawa sa chapter 20 verse 24, sinabi ni Apostol Pablo ito, "Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili." Sabi po ni Pablo, "Upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos." Inuutusan tayo ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo na makakagawa ng kapayapaan. Kaya ang mga makasalanan na kinapopuotan ng Diyos at dapat na mapuksa dahil sa kanilang mga kasalanan ay naipagkasundo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Dapat nating ipangaral ang katotohanan ng ito sa kanila. Ilang araw na po ang nakakaraan, nanood ako ng TV tungkol kay Mr. Jang Yupwang. Siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa North Korea. Dumating siya noon dito sa South Korea, tama po ba? Nang mapanood ko iyon, napag-isip-isip ko, bakit niya iniwan yung North Korea? Ang kanyang anak at ang mabuti at mataas na posisyon niya ay naroroon. Mayroon din siya doong makapangyarihang mga bodyguards. At naroon din ang mga minamahal niyang mga apo. Ngunit iniwanan niya ang North Korea at pumunta ng South Korea. Kaya siya ay naging taksil doon. Kaya pinatay ng North Korea ang kanyang buong pamilya. Kung hindi siya pumunta ng South Korea, siya po ipagsisilbihan doon sa kanila. Tama po ba? Ngunit bakit siya umalis doon? Naunawaan ko na ito ngayon. Mayroong mga malapit na politiko at malapit na mga bodyguard ng Blue House sa Korea na nag-iingat sa kanya. Sapagkat ang mga killer ay pumunta sa South Korea mula sa North Korea upang patayin si Ginoong Jang Yupwang. Ngunit nahuli po ang mga ito. Maaring maraming mga killer pa na nagbabalak na siya'y patayin dahil ang kanyang buong pamilya ay pinatay na. Gaano po ito nakakalungkot? Subalit, bakit siya umalis? Kahit na mapatay pa ang kanyang pamilya. Nang panahon po na iyon ay panahon ni Kim Jong-il. Nalaman po ni Ginoong Jang Yupwang na ang North Korea ay naghahanda na atakihin ang South Korea upang sakupin ito. Napag-alaman niyang sinisikap nilang sakupin ang South Korea. Kung magkakaroon ng digmaan, ang mga tao lang ba sa South Korea ang mamamatay? Hindi po, pati ang North Korea ay mamamatay rin kapag nagkaroon ng digmaan. Kaya naisip po niyang kailangan niyang mapigilan ang digmaan na ito. Kaya siya ay nagpunta sa South Korea upang ipaalam ang tungkol sa digmaan na ito. Siya po ay pumanaw, 13 years na po ang nakakaraan. Kaya iniisip kong siya ay dakila. Isinakripisyo niya ang kanyang pamilya upang mapigilan ang isang digmaan. At mayroong napakaraming mga killer sa paligid niya na natatangkang siya'y patayin. Kaya't siya'y palaging napapalibutan ng mga bodyguards. Paano naman po tayo? Napakaraming mga tao ang binibigay nila ang kanilang buhay para sa bansa. Katulad ng isang awit, "If my nation can live through my death, I will die like Jew." Sabi ng isang awit, tayo ay mga tao na tumanggap ng misyon na magbahagi ng Ebanghelyo sa mga makasalanan na nararapat na mapunta sa impyerno para sa kapayapaan sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, "Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos." Ibig sabihin po na kaya nilang ibigay ang kanilang pisikal na buhay 100 beses man kung maraming mga ligaw na kaluluwa ang maliligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng magandang balita. Kaya sa totoo lang, si Apostol Pablo po ay naging hubad, gutom, madalas na nag-aayuno, nilalamig, nanginginig, di mabilang na pagkabugbog. Maraming pagkabilanggo, malimit mabingit sa kamatayan, pinagbabato siya. Itinapon sa labas, ngunit siya'y muling nabuhay. At siya'y nagpunta doon upang muling ipangaral ang Ebanghelyo. Sa huli siya'y nagpunta sa Roma upang mangaral ang Ebanghelyo. At sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo bilang pag-uusig, siya ay naging martir. Gaanong karaming pagdurusa ang dinanas niya hanggang kamatayan. Ito po'y tiniis niya.
Kahit na tayo hindi maging tulad ni Pablo o ni Pedro, tayo din ay nakatanggap ng parehong kaligtasan, parehong misyon. Kaya kailangan natin gawin ang ating makakaya. Kayo'y magsiparito at inyong dinggin kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Posible po ba na ito ay hindi magawa? Kung ang mga taong ligtas ay nabubuhay lamang sa kanyang sarili at kung nakatuon lamang sa kanyang sariling buhay, ano ang katibayan ng kanyang kaligtasan? Eh bakit ba tayo iniligtas ng Diyos? Bakit ba tayo hinahayaang mabuhay ng Diyos sa mundo ngayon? Mayroon pong layunin ang ating buhay. Si Pablo ay nabilanggo at ipinadala ang sulat kay Timoteo bago siya naging martir. Ito po ang una at ikalawang Timoteo sa bagong tipan sa Biblia. Kaya sa ikalawang Timoteo, sa chapter 1 verse 8, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa inyo bilang kapangyarihan. Ito po ang kanyang huling salita bago siya namatay. Ito po yung salita ng Diyos para din sa atin. Saan mang lugar ipangaral ang Ebanghelyo, naroon ang pagdurusa. Dapat nating malaman ang Ebanghelyo na nakamit sa pamamagitan ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus doon sa krus ay maaaring maipangaral din sa pamamagitan ng pagdurusa ng mga Kristiyano. Kaya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at namatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ito ay mananatiling nag-iisa lang kung hindi magdurusa. Walang bunga. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Kaya dahil namatay ang bugtong na anak, maraming mga anak ang ipinanganak. At tayo na mga ligtas ay dapat namatay katulad ng trigo. Kamatayan, ibig sabihin dito ay sakripisyo. Dapat tayong magpasya na isakripisyo ang ating oras, pera, kalayaan at ating kasiyahan. Kung kinakailangan, dapat tayong maging handa, niyaalay, maging ang ating buhay para sa Ebanghelyo. Bago mamatay si Apostol Pablo, sinabi niya sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 7 hanggang 8, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. May ganitong talata, hindi ba? Natapos ni Pablo ang tinapos ng Panginoon. Tungkol sa akin, ako ay ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ibig sabihin, ibinuhos ang kanyang dugo bilang handog sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, tungkol sa akin, ako ibinuhos sa tulad ng inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Kaya pagkatapos ng mabuting pakikipaglaban, pagkatapos ng takbuhin, kapag ang isang atleta sa Olympics ay nakatanggap ng gintong medalya, gustong-gusto niya ito. Subalit ilang salapi lang ba ang halaga nito? Ang gintong medalya ay piraso lamang ng metal. Ngunit si Apostol Pablo ay umawit ng awit ng pagkatagumpay na iniisip na bibigyan siya ng Diyos ng maluwalhating gantimpala at ng korona ng kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ano pong ibig sabihin ito? Kaya ibig sabihin ba na ang korona ng katwiran at ang korona ng kaluwalhatian na tinanggap ni na Pablo at Pedro ay ibibigay sa ating lahat ng mga Kristiyano? Opo, nais niyang ibigay sa ating lahat ito, subalit, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Tanging ang mga taong nagdusa at naging tapat lamang ang bibigyan nito. Ano po sa palagi ninyo ang ibibigay sa mga taong walang anumang ginawa? Ikaw na masama at tamad na alipin. Siya ay sasawayin. Sinasabi po ito na nais niyang ibigay, hindi sinasabi na ibibigay niya sa lahat ng walang kapalit. Dahil nais ang ibigay lahat sa atin, katulad po ni Pablo, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Tayo ay dapat na mamuhay na may kasipagan para sa Ebanghelyo habang inihintay ang kaluwalhatiang matatanggap natin. Kaya sa unang Pedro 5 verse 10, sinabi ni Apostol Pedro, pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kailangan nating tingnan ang Biblia. Tingnan natin ang unang Pedro 5 verse 10. Tingnan po natin sa Biblia.
sa 1 Pedro chapter 5 verse 10. Unang Pedro chapter 5 verse 10. At pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo ay siya ring magpapanambalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Bakit po siya nagbibigay ng pagdurusa ayon po dito sa talatang ito? Bakit po? Dahil sa pamamagitan ng pagdurusa ay ginagawa niya tayong ganap. Ginagawang ganap. Sa pamamagitan ng pagdurusa, ginagawa tayong higit na karapat dapat na mga anak ng Diyos. Gaya ng Diyos. Gaya po sa Mateo chapter 5 verse 48. Kaya't kayo'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Kaya ang isang makasalanang dapat na mapunta sa impyerno ay naligtas na. Paano siya magiging sakdal gaya ng Diyos? Matapos na maligtas, hindi lamang ninanais ng Diyos na iligtas ang mga makasalanan na nakatali sa impyerno at dalhin sila sa langit, kundi kailangan nating maging higit na gaya ng Diyos habang nabubuhay tayo sa mundong ito, maging sakdal. Nang si Abraham ay 99 na taon, ang Panginoon na nagpakita kay Abraham at sa kanya nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan." Nang siya ay may 100 taong gulang, ibinigay sa kanya ng Diyos si Isaac. May nawawalang isa, 1% ang nawawala. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang kulang natin, pero higit at higit pa tayong nagkukulang. Nais ng Diyos na tayo'y maging sakdal, walang kakulangan. Binibigyan niya tayo ng pagdurusa upang tayo'y maging sakdal. Kaya ayon po sa Hebreo 5 verse 8, bagaman siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal. Opo, si Jesus din ay nagdusa at naging sakdal upang maging Panginoon na makakapagligtas po sa atin. Sakdal. Sa Job 23 verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Talagang dalisay ang ginto. Hindi po ba? Pero walang purong ginto po sa umpisa. Kung minimina ang ginto, mayroon itong maraming dumi. Inilalagay nila ito sa kemikal at tuluyan itong natutunaw. At pagkatapos ay lumalabas ang lahat ng mga dumi o impurities. Sa nakalipas po ng mga panahon, ipinakita sa akin ng isang dentista ang paggawa ng gintong ngipin. Nakita ko po noon kung paano ginagawa yung gintong ngipin. Sa simula, may mga dumi pa ito. Subalit, kapag kinuha niya ang ginto, ito ay hinahampas ng martilyo at ito ay nagbabago habang pinupukpok ng martilyo. Kapag inilagay niya ito sa isang uri ng makina, nagiging manipis ito, gaya ng isang piraso po ng papel. Ngunit kung may dumi ito, ito po'y kakalat. Pagkatapos ay nilalagay niya ulit ito sa kemikal. Kaya sa sandaling maalis lahat ng karumihan, gaano man ito kanipis, hindi po ito kakalat. Matapos tayong hanapin ng Panginoon, ang lahat ng mga dumi sa loob natin ay maaalis at lalabas tayo na parang ginto. Ito po ang nais ng Diyos, ang ating kasakdalan. Kaya nga, pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal at magpapatibay sa inyo. Na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Masyadong mahina ang sinumang hindi nagdusa gaya ng mga halamang tumubo sa isang greenhouse. Kahit na ang mga bata, kung napalaki sila sa maayos na kalagayan, sa kalaunan, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin kapag hinayaan na sila sa mundo. Gaano kalupit at nakakatakot ang mundo pong ito. Dapat silang palakihin ng malakas. Dapat silang palakihin ng malakas. Kaya gaya po ng nakasulat sa aklat ng mga bilang, pinangunahan ng Diyos ang bansang Israel palabas ng Ehipto, gaya ng isang agila na nagpapalaki sa mga anak nito. Habang pinapalaki ng agila ang mga anak nito, sa gilid ng bangin nagtatayo ito ng isang pugad. Naglalagay siya ng mga tinik sa ilalim at pagkatapos, inilalagay ang kanyang balahibo upang lumambot yung pugad na ito. Inilalatag niya yung itlog sa ibabaw nito at yung itlog po ay napipisa doon sa pugad. Kapag lumaki na yung mga inakay sa sapat na sukat,
tinuturuan na silang ipagaspas ang kanilang mga pakpak. Ganito lang sila, umiihip lang po sila ng hangin. Ginagawa ito ng mga agila kapag pwede na itong lumipad ng bahagya. Inaalis nila ang malambot na balahibo mula sa pugad, kaya mga tinik na lang yun nandun. Kaya sa ngayon, ibubuka ng agila ang mga pakpak nito at dadalhin nito sa pugad. Isasakay ang inakay sa likuran ng kanilang ina dahil natutusok ang mga ito at nasasaktan. Kung sumakay ang inakay, binubuhat ito ng agila at lumilipad pa itaas sa hangin. At pagkatapos iuhulog ito. Pagkatapos nauhulog sila ng ganito, iniisip nila mamamatay sila. Pagkatapos dadalhin nila ang inakay sa ilalim ng bangin, papaitaas po ulit, pagkatapos iuhulog ulit. Sa Biblia may ganitong salita, gaya ng pagsasanay ng isang agila sa mga inakay, gayon tayo pinalalakas ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng maraming pagsubok at pagdurusa, ginagawa niya tayong sakdal, matibay, at malakas. Pinapatibay niya tayo. Kung gayon, anumang paghihirap na kinakaharap natin, hindi tayo matitinag. Sa kaso din ng ilan sa aming mga pastor, nakita ko na ang mga namuhay ng napakaayos at komportabling kalagayan sa buhay ay labis na naguguluhan. Hindi alam kung ano ang gagawin kapag nahaharap sila sa ilang maliliit na paghihirap. Hindi sila nasanay. Alam nyo ba, ang serbisyo militar, may idea po kayo? Tulad ng sa mga special forces. Alam nyo ba kung gaano kahirap magsanay? Inilalagay nila ang mga ito sa gitna ng gubat, tumatalon sila gamit ang parachute, nang walang anuman. Kaya pwede silang kumain ng mga palaka, kumakain sila ng ahas, kumakain sila ng damo. Kakain sila para lang mabuhay kahit papaano. Kung sanay ka doon, ikaw ay magiging isang napakalakas na sundalo na hindi maaaring gayahin ng mga ordinaryong tao. Mapagtatanggumpayan ng isang bihasang tao ang hirap. Nais ng Diyos na maging malakas po tayo. Ang isang tao na hindi alam kung ano ang kahirapan o kung ano ang mga pagsubok at lumaki ng walang anumang bagay ay magsasabing, "Oh Diyos ko po, malapit na ako mamatay." Kapag nakaranas siya ng isang maliit na kaguluhan sa buhay, ganito ang sinasabi niya. Ang isang sundalong higit na pinagpawisan sa pagsasanay ay hindi gaanong duduguan sa digmaan. Tama po. Hinahayaan po tayo ng Diyos na magdusa. Ito'y upang magawa natin ang gawain ng Diyos na may kalakasan at katatagan at upang magkaroon tayo ng higit na kaluwalhatian. Kaya't isang napakabuting bagay ang kahirapan. Kapag dinalhan tayo ng pagdurusa po ng Diyos, hindi ito dinadala ng Diyos sa atin upang pahirapan lamang tayo. Kapag merong mga pagdurusa, kapag dinalhan tayo ng mga pagdurusa ng Diyos, ito'y para sa ikabubuti natin. Kaya sa mga Gawa, chapter 7, verse 55 hanggang 56, naroon si Esteban na isang diakono. Matapang siyang nagpatotoo tungkol sa Ebanghelyo. Habang pinapakinggan siya ng mga Hudyo, nagngalit ang kanilang mga ngipin. Nasaktan ang kanilang puso. Ngunit hindi sila nagsisi. At sa halip, nagngalit ang kanilang mga ngipin, kumuha ng mga bato, pinagbabato si Esteban hanggang mamatay. Ano ang sinabi ni Esteban bago siya pagbabatuhin? Sinabi niya, "Tingnan ninyo, nakikita akong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos." Si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Ngunit bakit sinabi ni Esteban na si Jesus ay nakatindig sa kanan ng Diyos? Nakaupo siya ngunit tumindig siya nang binato si Esteban hanggang mamatay. Nakatingin siya. Kung titingnan ninyo sa Job 11:11, sapagkat nakikilala niya ang mga taong walang kabuluhan, kapag nakakita siya ng kasamaan, hindi ba niya ito isasaalang-alang? Nakikita niya ang kasamaan. Ngunit nakikita rin niya ang lahat ng masasamang bagay na ginagawa ng mga Kristiyano sa mundong ito. At pagkatapos ay hinuhusgahan sila alinsuno dito. Hindi lamang iyon. Ang nakikita niya ang Kristiyano na mumuhay din sa katwiran, gumagawa ng kabutihan at nagdurusang tunay alang-alang sa Panginoon.
hinayaan ng Diyos na si Esteban ay mamatay. Siya ang unang martir sa panahon ng Bagong Tipan. At ito isang karangalan. Tumindig si Jesus mula sa kanyang trono. Ang Panginoon na namatay sa krus para sa atin at nagbuhos ng kanyang dugo na pantubos para sa ating mga kasalanan. Ang muling binuhay na Panginoon na nakaupo sa kanan ng Diyos at nananalangin. Pinapanood niya ang lahat ng ginagawa natin kahit na ngayon. Kapag nagdurusa tayo, tumitindig ang Panginoon at nananalangin para sa atin. May isang korona sa kanyang kamay at siya'y nananalangin. Pwede niyang sabihin, magtiis ka ng kaunti pa. Kaunti na lang. Kaya ayon sa awit 73:24, sa iyong payo ako'y iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Ngayon, sa iyong payo ako iyong pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Kaya't ngayon, magalak tayo sa mga pagdurusan na natatanggap natin para kay Kristo. Bakit po? Sapagkat ipinangako ang walang hanggang kaluwalhatian. Bakit po? Ipinangako sa atin ang walang hanggang kaluwalhatian. Ang mga estudyante rin, nagsusumikap sila na mag-aral kahit na hindi natutulog, kahit na nais nilang mabuhay ayon sa gusto nila. Ganito po ang ginagawa ng mga estudyante. Bakit po? Nakakakuha sila ng magandang grado, pumapasok sa isang mahusay na universidad at pagkatapos ng graduation, papasok sila sa isang magandang kumpanya upang tamasahin ang isang magandang pagtrato. Upang sila'y makakain ng maayos at mamuhay ng maayos sa huli. Kaya may ilang tao ang nang-iiwan ng kanilang mga pamilya sa kanilang sariling bansa, nagtutungo sa ibang bansa upang magtrabaho. At doon ay labis na nagdurusa sa loob ng maraming taon. Ginagawa po nila yun. Ito'y upang kumita ng pera upang sila at ang kanilang pamilya ay mabuhay ng mas maayos na buhay. Pero walang garantiya na mabubuhay sila ng maayos sa huli. Gayunpaman ay ginagawa pa rin nila yung bagay po na yun. Kaya kahit na alang-alang sa pansamantalang kaligayahan sa mundong ito, nasisiyahan sila sa pagdurusa. Ngunit meron tayong walang hanggang kaluwalhatian na ipinangako ng Diyos. Ito'y perpekto. Ito'y totoo. 100%. Ayaw niyo pa rin ba ng paghihirap? Paano ko makakakain ng maayos, mabubuhay ng maayos, kaya maging gising man o tulog, yun lang ang pinag-iisipan ninyo? Paano ko kikita ng maraming pera upang mabuhay ako ng marangiyang buhay nang hindi maihahambing sa iba? Yun lamang ba ang hinihiling natin? Hindi po, hindi para sa atin, kundi para malugod ang Panginoon. Paano mamuhay para sa Panginoon at kung paano ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon? Kaya, gagantimpalaan tayo ng Panginoon ng walang hanggang kaluwalhatian kung magdusa tayo ng sandali habang nabubuhay sa mundong ito. Tingnan po natin sa mga awit 116. Awit 116, balikan natin ang ating unang talata sa mga awit 116 sa verse 12. Awit 116, verse 12. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng lahat ng kanyang bayan. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Itataas ang biyaya na nagligtas sa akin. Ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon ay nangangahulugang purihin ang biyaya at kaluwalhatian ng Diyos. At tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Kaya ngayon, kailangan nating maunawaan yung ibig sabihin po ng talata na ito. Sa harapan ng lahat ng kanyang bayan,
tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Ayon po sa Lucas sa chapter 8, sa verse 43 hanggang 48, may isang babae na dinudugo sa loob ng 12 taon. Sa karamdamang ito, hindi tumitigil ang pagdurugo. Nagpunta na siya sa maraming manggagamot, subalit nagsayang lang siya ng maraming pera. At ang karamdaman niya ay lalo pang lumala. Subalit ngayon, nakuha niya ang huling pag-asa. Dahil binuhay ni Jesus ang patay, nilinis ang mga ketongin, nagpagaling ng mga may sakit. Subalit, si Jesus ay naglalakad na napapalibutan ng mga tao. Kaya nilapitan niya ng palihim si Jesus. Palihim at hinawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. Kaya meron siyang pananampalataya na kung mahipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. Kaya bigla na lamang, habang nakatayo pa roon si Jesus, tumingin siya at sinabing, "Sino ang humawak sa akin?" Tapos sinabi ni Pedro, "Mahalaga pa ba ito? Napakaraming tao ang dumaraan." Nagkakabanggaan na ngayon mga tao sa paligid. Minsan nagkakahawakan sila. Kaya sabi ni Pedro, "Ano, mahalaga pa ba yun? Eh, nakisiksikan na yung mga tao. Nagkakabanggaan. Pinapalibutan ka at sinisiksik na napakaraming tao, kaya hayaan mo na." Ito pong sabi ni Pedro. "Hindi, may humawak sa akin. Sapagat alam ko na may kapangyarihang lumabas sa akin." Hindi ba ito nalalaman ni Jesus? Ikaw ba ang humawak? Alam niya po ito. Ngunit para bang hindi niya alam at sinasabing, "Sino ang humawak sa akin? May kapangyarihang lumabas sa akin." Kaya dito nakita ng babae na siya ay hindi natatago at sinabi niya, "Ako po ang humawak." Sinabi ni Jesus, "Babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang ayon sa iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Alam niyo, maaari naman siyang humawak ng palihim at mapagaling. Ngunit kailangan ba talagang ipakita pa ito sa mga tao? Opo. Dapat lang po. Ang maligtas ng palihim na hindi sinasabi kanino man at nabubuhay na iningatan ng pananampalataya sa sarili lamang niya upang walang ibang makaalam na siya'y ligtas, ayaw po ng Panginoon ito. Nais niya na ibahagi natin ito sa harapan ng mga tao, yan po ang nais ng Panginoon. Kaya sa Mateo 10:32 hanggang 33, "Kahit ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sinamang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit." Ang pagkilala sa harapan ng mga tao ay nangangahulugan na pagbubukas nito sa publiko. Ito'y pagbubukas. Ang katotohanan ba na tayo ay naligtas ay dapat itago sa sarili lang natin habang nabubuhay tayo sa ating Christian life? Opo, ang pananampalataya ay lihim, ngunit sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, nasaan ang kanyang bayan? Ito'y tumutukoy sa church. Ang mga anak ng Diyos sa harapan ng bayan ng Diyos, ito po ay ang church. Nasaan ang bayan ng Diyos? Ang church. Ito yung lugar kung saan sinusuklian natin ang Panginoon para sa kanyang biyaya. Ito po yung tamang lugar. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Ganito po yun. Ano po ang panata? Ang panata ay ang pangako na ginawa natin sa harapan ng Diyos na mabubuhay tayo para sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa Hebreo 6 verse 17, gayon din naman sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ang pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Kaya, maging ang Diyos dahil nais niya na ibigay sa atin ang pangako niya,
upang maipakita sa mga tagapagmana ang pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya. Pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Kaya maging ang Diyos sa harapan ng kanyang bayan, sumumpa siya sa kanyang sarili. Yamang wala nang higit pang mataas kaysa sa Diyos. Kaya pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Kaya maging ang Diyos ay gumawa ng panata. Kaya napakahalagang bagay po nito. Tingnan po natin sa aklat ng mga awit pa rin. Chapter 22, verse 25. Awit, chapter 22, verse 25. 22, verse 25. Sa iyo nang gagaling ang aking papuri sa dakilang kapulungan. Tutuparin ko ang aking mga panata sa harapan ng mga sa kanya'y gumagalang. Ano ang dakilang kapulungan? Ito ay ang malaking pagtitipon. Ito po ay ang church. Ngayon, sa harapan ng bayan ng Diyos, sa iyo nang gagaling ang aking papuri. Sapagkat natanggap ko ang biyaya ng Diyos sa harapan ng bayan ng Diyos, sa harapan ng bayan na tumanggap ng biyaya ay magpupuri ako. Sa harapan ng bayan ng Diyos, tutuparin ko ang aking mga panata sa harapan ng mga sa kanya'y gumagalang. Mga gumagalang sa kanya, mga born again Christians, mga Kristiyano na may parehong pananampalataya at pag-asa. Kaya sa harapan nila, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Tingnan din po natin, Awit 76. Awit 76, verse 11. Mamanata ka sa Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang mga iyon. Magdala nawa ng mga kaloob ang lahat ng nasa kanyang palibot sa kanya na nararapat pag-ukulan ng takot. Mamanata ka sa Panginoon. Tuparin mo ang mga iyon. Ang panata ay isang pangako sa harapan ng Diyos sa pagitan ng sarili natin at ng Diyos. Ito ay dahil tayo na mga taong naligtas ay may pagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya pinupuri natin ang Panginoon. Gaya sa Roma chapter 14 verse 8, kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo'y nabubuhay. Kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo'y namamatay. Mayroon tayong puso na gawin ng anuman para sa Panginoon. Ngunit ano ang nasa kabilang bahagi? Meron tayong pag-iisip na makalaman na napupuot ay nandito pa rin. Ano ang dapat natin gawin para dito? Upang mapamunuan ang laman, dapat tayong mamanata na mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, sa harapan ng bayan ng Diyos. Kung tayo ay binabautismuhan, mas mabuti na gawin ito sa harapan ng maraming tao. Ligtas na ako, namatay na ako kasama ng Panginoon, inilibing na akong kasama niya, at ako'y muling binuhay na kasama ng Panginoon. Ang lumang pagkatao ay namatay na, at ako'y ipinanganak bilang bagong nilalang. Buhay na ikinabubuhay ko para sa aking sarili ay tapos na, at ngayon ang bagong buhay kung saan nabubuhay ako para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nagsimula na. Ipinahayag natin ito sa harapan ng Diyos at ng bayan ng Diyos. Kaya sa kasalan, pinapahayag ng mag-asawa ang kanilang mga pangako sa harap ng kanilang mga magulang at mga kakilala. Nangangako rin sila sa harapan ng Diyos at ng maraming tao na gagawin ang kanilang tungkulin bilang mag-asawang lalaki at babae sa abot ng kanilang makakaya. Kaya ngayon, hindi sila pwedeng sumunod sa ibang lalaki o ibang babae maliban sa kanilang asawa. Ito po'y pangako sa harapan ng Diyos. Dapat nila itong ingatan. Maging sa ating offering, maging ito man ay tithes o ibang uri ng offering para sa espesyal na layunin o offering para sa misyon, ito po'y isang pangako. Bakit tayo nangangako? May ibang tao na iniisip na mas mabuting gawin ito nang hindi nagpapakilala o palihim. Ngunit sa palagay ko ay mas mabuting gawin ito ng hayagan. Bakit po? Dahil ito'y pangako sa harapan ng Diyos. Ito ay sa pagitan ko at ng Diyos.
Bakit po? Dahil ang laman ko, ang laman na ito ay kuripot. Kung maaari ay nagiging tamad ako at walang interest sa harapan ng Diyos. Ang mag-offer kung gusto lang natin at ang hindi mag-offer kung ayaw natin ay mali. Kaya upang mapamunuan ang kuripot nating puso, tamad na puso, ay nangangako tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga mananampalataya. Nangangako tayo. Gaya po sa ikalawang Corinto chapter 9. Sinasabi sa mga miyembro ng Iglesia ng Corinto sa chapter 9 verse 5, at ihanda agad ang inyong kaloob na ipinangako ng una. Nangako sila na inihanda na nila ang kaloob. Yung pangako na kaloob. Siyempre po, mayroong kaloob sa mga banal sa Jerusalem. Ito ay upang matulungan ang mga naghihirap na mga banal. Anyway, ang pangakong ito sa ating sarili, ang pangako sa harapan ng Diyos at ng ibang mga banal. Ito rin ay pangako sa atin pong sarili. Kaya ganito po yung sinabi sa mga taga-Korinto. Ihanda agad ang inyong kaloob na ipinangako ng una. Meron po silang pangako. Kaya dapat po nila itong ihanda. Anyway, ang pangako po na ito ay sa ating sarili. Pangako sa harapan ng Diyos at ng ibang mga banal. Ito'y pangako sa ating sarili. Kaya naman, namamanata tayo at dapat nating tuparin ang atin pong mga panata. Kapag namanata tayo, ngunit hindi tinutupad ang mga panata na ito, kung gayon, sasawayin tayo sa harapan ng Diyos. Ang tao ay dapat natuparin at gawin ang ayon sa inyong pangako. Tama po ba? Sasawayin tayo sa harapan ng Diyos kung hindi. Mamanata ka sa Panginoon mong Diyos at tuparin mo ang mga iyon. Tutuparin ko ang aking panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, sa harapan ng mga banal. Ang aking pangako, gumagawa tayo ng panata bilang isang paraan upang mapamunuan ang ating sarili at ang ating katamaran. Maging kapag naghahandog, mabuti rin na gumawa ng mga pangako. Ngunit mahirap po ito. Dahil minsan, kapag sinusubukan natin mag-offering, ay wala tayong sapat na pera. Pagkatapos gamitin ang lahat ng pera para sa ating sarili, nakikita natin na wala nang natira. Naku, kung ganun, sa susunod na buwan na lang ako magbibigay ng tithes. At ganun na naman ulit sa susunod na buwan. Naku, hindi na naman sapat ito. Sa susunod na buwan na lang ulit ako magbibigay ng offering. Kaya siya ay nagiging patamad ng patamad ng patamad at nagiging higit at higit pang masuwayin. Ang pagiging makasarili ay nagsisimulang lumago at kalaunan nangangatwiran na siya sa kanyang sarili. Kaya nag-o-offering na lang kapag gusto at hindi kapag ayaw. Ito po ba ay buhay Kristiyano? Ang may ayaw nito ay ang laman. At sinabi ni Pablo, sinusupil niya ang kanyang sariling laman at ginagawa itong alipin. Tama po ba? Dapat natin itong gawing alipin. Ang buhay Kristiyano hindi isang bagay na ginagawa natin ng sarilinan o palihim. Ito'y paghahayag ng hayagan sa mga anak ng Diyos at sa mga banal. Maging ang mga politiko ay nagpapahayag rin ng kanilang panata. Hindi po ba? Mahalaga po ang bagay na ito. Maging sa isang korte, ang mga tao ay sumusumpa. Nangangako sila na magsasalita ayon sa kanilang budhi at hindi sila magsisinungaling. Ang mga politiko ay maaaring mangako at magsinungaling. Hindi natin dapat gawin iyon sa harapan ng Diyos. Ang mga politiko ay gumagawa ng mga pangako, nagagawin nila iyon kapag sila ay nahalal. Tama po ba? Bagaman gumawa sila ng mga pangako, gayon may marami sa mga iyon sa huli ay hindi pa rin natutupad. Bakit ba ang mga politiko ay gumagawa ng mga pangako at hindi naman nila ginagawa sa huli? Tayo, namamanata tayo sa sarili natin sa harapan ng Diyos. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Kung gagawa tayo ng panata sa Diyos, dapat natin itong gawin. Mayroon po tayong gantimpala sa Diyos para doon. Ang Diyos ay nalulugod dito sa panahong ito at sa darating na buhay. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Pinapahalagahan ng Diyos ang kamatayan ng mga banal.
anong klase po ng banal, silang hindi lamang tumanggap ng kaligtasan, kundi namuhay rin ayon sa kalooban ng Diyos. Namuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagdusa at nagsakripisyo para sa Panginoon at namatay habang naghahangad sa walang hanggang kaluwalhatian at gantimpala. Ang kanilang kamatayan ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Sa mga hari po ng Israel, may ilan sa kanila na nang una ay naglingkod din naman sa Diyos. Subalit sa huli, sila'y nabuhay para sa kanilang sarili at sila'y namatay. Kaya sa ikalawang kronika, sa kanilang kamatayan, walang nalungkot. Hindi tayo maaaring mamatay na gaya niyon. Pinapahalagahan ng Diyos ang mga banal at pinapahalagahan sila ng mga tao na sinasabi tunay na ang mga brothers at sisters na iyon ay napakahalagang mga tao. Ngayon sila ay nagtungo na sa Panginoon. Sila ngayon ay nasa kaluwalhatian na. Dapat tayong magalak at magpuri para sa kanila. Subalit may ilang mga tao na nagkomento sa ibang banal, "Oh, mabuti naman at patay na siya." Kasi yung tao na iyon ay naging perwisyo sa ibang tao. Kaya ngayon, dapat tayong mamuhay ng isang buhay ng pagdurusa para sa Panginoon. Ayon sa Roma, Jis, talatang Jis, sapagkat sa puso, ang tao ay nananampalataya kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Ibig sabihin, kung kayo ay sumasampalataya sa puso ninyo, kayo ay tinuturing na ganap kaya't kayo ay nagpapahayag sa pamamagitan ng inyong bibig at kayo ay maliligtas. Hindi ito nangangahulugan na dapat kayong magpahayag sa pamamagitan ng inyong bibig na kayo ay ligtas, kundi kayo ay magpatotoo na kayo ay ligtas. Pinapatunayan po ito. Kung ako ay sumasampalataya sa puso ko, hindi ba ako magsasalita sa pamamagitan ng aking bibig? Ako'y naniniwala ng aking sinabi. Yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya, kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Ikalawang Korinto 4, talatang 13. Kung kayo sumasampalataya, kayo magpapatotoo sa harap ng mga tao. Tama po ba? Kapag tayo ay nagpapatotoo, dapat tayo ay huwag magsinungaling. Dapat tayo ay magpatotoo kung ano tayo namumuhay gaya ng patotoo natin. May ilang tao na maganda yung patotoo, subalit sa huli, sa buhay nila, hindi naman sila nabubuhay ng ayon sa kanilang patotoo. Kung ikukumpara ang kanilang patotoo sa buhay nila ay magkaiba, huwag tayong maging ganito. Hindi lamang nakikita ng Diyos na iniingatan natin ang ating pananampalataya ayon sa ating pinanata at tinutupad ang ating panata sa Kanya. Nakikita ng Diyos lahat ng bagay. Ang Diyos ay palagi nakabantay sa atin. Ang mga tao ay binabantayan ang bawat isa sa harap ng Diyos. Kinakikita rin ng mga tao ang isa't isa. Hindi tayo nagbabantay, kundi nakikita natin ang isa't isa. Hindi tayo nabubuhay upang magmalaki at upang luwalhatiin ang tao, kundi dapat tayong maging mabuting halimbawa sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano katiyak ang kaligtasan ito na natanggap natin sa pamamagitan ng paggawa kung ano ang aking ipinangako sa Diyos. Pagkatapos tayo ay nagpapasalamat sa Diyos para sa isa't isa at maging isang malaking kagalakan, katapangan at halimbawa sa iba. Kaya sa mga awit 116:13-14, aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Kaya dapat po may ganitong puso, dapat tayong umasa sa walang hanggang kaluwalhati ang tatanggapin natin sa pagdating ng Panginoon. Ipinahintulot sa atin ng Panginoon na magdusa upang bigyan tayo ng kaluwalhatian. At ang pagdurusang ito ay magbibigay sa atin ng gantimpala na hindi nasisira, na walang hanggang kaluwalhatian. Kaya nga, kung tayo na mga naligtas ay hindi kakalimutan ng biyaya ng Diyos kahit na saglit lang, at mamumuhay tayo na sinusuklian ng biyaya ng Diyos, kung gayon tutulungan niya tayo at tatanggapin tayo sa walang hanggang kaluwalhatian hanggat tayo ay nabubuhay sa ating katawan. Manalangin na po tayo. Mahabagin namin amang Diyos, ikaw po ay nahabag sa amin noong kami ay mga makasalanan pa. Hinanap mo po kami noong kami ay mga naligaw at lumayo sa iyo. Pinatawad kami magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus na dumanak doon sa krus. Kaya't maraming salamat po sa dakilang biyaya ng pagliligtas ninyo sa amin. Ang Panginoon na nabubuhay at nananalangin para sa amin,
pumuprotekta sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nag-iingat ng aming mga kahinaan, gumagabay sa amin hanggang sa pumasok kami sa iyong kaharian at nagbibigay sa amin ng walang hanggang kaluwalhatian. Habang nabubuhay kami sa mundong ito, pamunuan mo po kami, protektahan mo po kami at gabayan mo po kami sa gayon ay hindi na kami mamuhay ayon sa walang kabuluhang bagay ng mundong ito. Mamuhay man ayon sa pagnanasa ng aming laman, kundi mamuhay na sinusuklian ang biyaya ng Diyos. Pakiusap, tulungan mo po kami na makapagbigay ng malaking kagalakan at kaluwalhatian sa iyo sa pamamagitan ng buhay namin na kasiya-siya sa iyo. Ang lahat ng mga bagay na ito'y pinagkakatiwala po namin sa kapangyarihan ng iyong banal na mga kamay. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.